Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin na patuloy tayong sinusuportahan ng Diyos sa lahat ng pangangailangan natin. Pinoproteksyon na tayo laban sa COVID-19 virus. At mapalad tayo mga kapatid pagkat natutunan natin na ang Diyos ang ating inaasahan. Ang Diyos ang ating pinagtitiwalaan. Ang Diyos ang ating pinupuntahan upang maging kanlungan. At sinabi ng Panginoon na mapalad ang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At yun ang ating na-realize, yun ang ating natutunan, at yun ang naipahayag sa atin ng Diyos bilang mga anak na walang ibang pwedeng makatulong kundi ang Diyos lamang. Walang scientist, walang doktor, walang anumang bagay na makakatulong sa atin sa mga panahon ito kundi ang Diyos lamang. Sapagkat ito na ang panahon na sinusubukan ng Diyos ang buong sanlibutan, upang hanapin na niya ang mga anak niya nakikilala sa kanya at pababanalin niya yung mga kumilala na at nakikilala niya tayo at nakikilala natin ang Diyos. Kaya buo ang ating puso pananampalatayang hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos, at ito ang ginagawa niya ngayon na pinatutunayan niya siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang kasamaang maghahari sa atin sa mga anak niya kundi siya ang maghahari at ililigtas niya tayo. Ito ang sinasabi niya sa atin sa Psalm 84:11-12. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakamit ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. So mapalad tayo mga anak ng Diyos na nabigyan ng karunungan na ang lubos na pagtitiwala natin sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya, buong pusong pagtitiwala na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, pati kamatayan, yung ating kahapon, yun ngayon at ang kinabukasan, binigay natin sa kamay ng Diyos, kaya naman kakalingain niya tayo hanggang sa wakas at hindi tayo mapapahiya sa araw na yun, sapagkat yung crown of righteousness, yung crown of salvation ay ibibigay sa atin ng Diyos, at ito'y nakakasigurado tayo sa kanyang mga pangako pagkat siya ang ating kaligtasan. God is our salvation. Sinasabi niya sa Psalm 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? So anong bagay ang katatakutan natin? Anong bagay ang kasisindakan natin? Ang Diyos ang ating patnubay. Ang Diyos ang ating kanlungan. At siya ang magliligtas sa atin sa araw ng kabagabagan. At ito na yung pasimula ng mga kalungkutan, kapighatian sa mundo. Ito'y pasimula pa lamang ng mga bagay na malulungkot at kapighatian dito sa mundo. Kahit itong pasimulang ito, sinisimulan din tayo ng Diyos na magtiwala ng lubos sa Kanya. At huwag tayo mag-aalinlangan. Magpapakatatag tayo sa pananampalataya upang maipreserve tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Psalm 31:23-24. O ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal, pinapalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y magpalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiya sa Panginoon. Pinapalagi ng Panginoon ang mga tapat. So yun ang hinahanap ng Diyos sa atin, kasi tapat siya sa lahat ng pangako niya, sa lahat na sinasabi niya, ginagawa niya. Kahit hindi nga tayo tapat, tapat pa rin siya sa salita niya. Kaya kung tayo magiging matapat, pinapalagi ng Panginoon. He preserved the faithful. Tayo na patuloy na namamalagi sa pananampalataya, He will preserve the faithful. Ito yung nakakatiyak tayo, na pananatiliin tayo ng Diyos at mananatili tayo na siya lamang ang ating salvation. Sinasabi din niya sa Psalm 37:39-40. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Sina'y tulutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip nila siya, sama-sama at inililigtas sila, sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. So yung lahat ng tunay na mga anak ng Diyos, nagsisipagkanlong sa Kanya, tiyak na ililigtas tayo ng Diyos.
at pananatilihin tayo. Siya ang ating magiging kuta ng kaligtasan. He is the refuge during the storm. Siya ang kanlungan natin kapag mayroong storm. At tayo yung matalino na wise na ginawa ng Diyos na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato para kung dumating yung bagyo o anumang lindol, hindi magagalaw yung bato na katayo sa ibabaw ng bato. Yung bato, ibig sabihin na matibay. Kaya magpakatibay tayo, magpakatatag tayong lubos sa ibabaw ng bato, sa pananampalataya, sa Panginoong Jesus. Pagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos, ito'y subok na at patuloy na tayong pangalagaan ng Diyos habang tayo tapat sa Kanya. Sinasabi niya sa Psalm 62, 1 and 2, ang ganito. Sa Diyos lamang naghihintay ang tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanyang galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog, hindi ako lubhang makikilos. Siya ang ating matayog na muog na hindi makikilos kailanman. Pagkat ito ay solid, refuge ito ay solid na bato. He is the rock of our salvation. Kaya kung tayo patuloy na magtitiwala lang sa Diyos, Siya ang ating magiging shield o Siya ang ating kalasag. Sabi sa Psalm 33:18. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahan loob upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, Siya ay aming saklol at aming kalasag. So iingatan tayo ng Diyos sa buhay na ito kung meron mang pamin, may pestilences o anumang kapagabagan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ililigtas tayo sa kamatayan. Hindi tayo ma-infect ng virus para mamatay. Ililigtas niya tayo. Kung meron mang kamatayan magaganap sa atin, magkakaroon ng replacement. Imbis na tayo ang mamatay, yung mga unbeliever na anak ng Diablo, yun ang ipapalit niya para mamatay para sa atin. Gumagawa siya ng replacement. Kasi siya ang ating muog nga eh. Siya ang ating kaligtasan. Kaya ililigtas niya tayo. Sabi sa Proverbs 35, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. So subok na ang bawat salita ng Diyos eh. Nag-glorified na ang salita ng Diyos eh. Sinubukan ng Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Nagtagumpay siya sa sanlibutan ito, tagumpay din tayo. At ang Panginoon ay kalasag sa kanila, nangangalong sa Kanya. So yung Word of God, pag pinagtiwalaan natin lubos yun, makapangyarihan yun, gagawa. Gagawa ang Espiritu Santo sa atin na dala niya ang Panginoong Jesus. Pinakikilala niya sa atin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At pag tayo lagi nagtitiwala sa salita, nakakatiyak tayo, gumagawa ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At tayo mabilis na iniligtas ng Diyos. Sabi sa Psalm 31:1-2. Sa iyo, O Panginoon, mangangalung ako, huwag ako mapahiya kailanman. Palayain mo ako sa iyong katuwiran. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, iligtas mo ako madali. Maging matibay na kanlungan nawa sa akin. Bahay na sanggalan upang iligtas ako. So, iligtas tayong madali. So, nandun yung preparedness ng Lord para proteksyonan tayo dyan. Kaya sa virus na yan na magaganap, nagaganap na sa buong mundo, hindi tayo magagalaw ng virus, ni hindi tayo magagalaw ng anumang espiritu ng kamatayan. Proverbs 14:26. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Sabi din ng Isaiah 25:4 ang ganito. Sapagkat ikaw ay naging ampunan ng dukha
Ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, sinuman sa bagyo. Lilim sa init, pagkaangihip ng kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kawatan. Lilim sa init. So, tabing sa atin to. Support, supporta sa atin. Kapag sobrang init, lililiman tayo ng Panginoon. Silungan sa bagyo. A refuge from the storm. Kaya hindi tayo magagalaw ng anong kasamaan dito sa lupa. Bagamat pinahintulutan ng Diyos na maghari ang kasamaan sa lupa, pakikita naman niya ang kapangyarihan niya. Ang mga anak niya hindi magagalaw ng kahit anong wickedness ng demonyo o kalaban. He is the rock of our salvation. Sabi sa Psalm 18:2. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na kanyang manganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking galiga, aking matayog na muog. So ganito natin tayo sumasampalataya sa Diyos na wala na tayong kinatatakutan. Kahit anumang bagay, lalo itong nagaganap na ito sa mundo na ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang tayo ililigtas sa kamatayan, hindi lang tayo ililigtas sa virus, susuportahan tayo ng lahat ng pagpapala ng Diyos, spiritually, physically, materially. At patutunayan niya na siya ang ating kaligtasan. Sabi sa Hebrews 5:7-9. Ganito ang Panginoon eh. Ganito na buhay ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Na siya sa mga araw na kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas lumuluha doon na may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay nagdininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya ay anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanya tiniis. Na siyang nagpaginsakdal at siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na nagsisitalima sa kanila. So he is the author and the finisher of our faith. Natutuhan na ng Panginoon ang pagsunod sa Ama sa mga hirap na dinanas niya, sa mga bagay na kanyang tiniis. Kaya sinusubukan tayo mga kapatid. Kasi titiisin natin itong mga buhay natin ngayon na ito eh. Aasa lang tayo sa Diyos, manonood lang tayo, panonood natin ang ginagawa niya. Kung paano niya tayo ililigtas. Kung paano iniligtas ang Israel nung araw sa mga Egyptians. Ganun niya din gagawin sa atin pagdating sa araw ng kabagabagan. Ito ang sabi ng Panginoon sa Exodus 14:13-14. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyo nakikita ngayon na hindi na ninyo uli makikita magpakailanman, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. Be still, chill and relax, manood tayo. Ipakikipaglaban tayo ng Diyos at yung nakikita natin yung mga kaaway na yan, ng mga viruses, papalisin ng Diyos yan. Hindi na mag-ahari dito sa Pilipinas yan. At sa pamamagitan ng dalangin ng Iglesia, didinggin ng Diyos ang panalangin ng matuwid at lilinisin niya na lahat ng virus sa Pilipinas. Hindi tayo magagalaw ng anumang masama para makapamuhay tayo ng mapayapa at iligtas niya tayo sa lahat ng gawa ng kasamaan. 2 Timothy 4:18 may sinasabi siya doon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit na sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakialanman siya nawa. So ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng gawa ng masama. Excuse me. Ililigtas niya tayo sa lahat ng gawa ng diablo, hindi magnanalo. Gates of hell will not prevail. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. At pagkatapos ng pagsubok na ito sa mundong ibabaw na at na kumpleto na ng Ama ang bilang ng mga hentil, wababain niya ang Panginoong Jesus. Dadalhin na tayo sa kaluwalhatian doon sa langit. Titira na tayo doon sa kwarto natin doon sa langit.
Kaya malapit na to eh. Konting tiisa na lang mga kapatid. Ang manalilit tapat na nagtitiis hanggang wakas ay siya maliligtas. So, maaaring kapag yung medyo okay na yung transpo, maluwag na yung biyahe ng mga jeep, ng tricycle, hindi na hassle sa pagbibiyahe, at pwede na magkaroon ng mas gathering, magwo-worship na rin tayo physically dito sa Palatin. Hinihintay ko lang ang senyas ng Panginoon sa akin kung kailan ko igogo. Kasi hindi tayo kikilos ng hindi malinis ang paligid. Kinakailangan all cleared eh. Wala na ang kalaban. Palis na. Hindi na tayo magagalaw ng anuman. Pagkat yun ang anak ng Diyos eh, nag-iingat sa kanya sarili at hindi siya magagalaw ng masama kailanman. Hindi tayo papayag na magawa ng anumang kasamaan. Sabi sa 1 John 5:18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapot ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So tayo, ipinanganak na tayo ng Ama. Ama na natin siya sa Espiritu. At tayo mga anak ng Diyos ngayon at hindi tayo magagalaw ng masama kasi nag-iingat tayo sa ating sarili. Alam na natin kung ano yung gagawin natin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga instruction. Acknowledge everything to the Lord and He will direct our path. Ina-acknowledge natin sa Ama ang lahat ng gagawin natin at pinoproteksyonan niya tayo sa lahat ng bagay. At itong mga dumaraan na ito, ng mga pagsubok lamang ito sa ating pananampalataya, matatapos din kaagad ito at hindi magtatagal mga kapatid. At habang tayo narito sa ibabaw ng lupa, wala tayong gagawin kundi katulad ng Ama. Tumutunghay lang doon siya sa langit, hinahanap niya yung mga wise na umuunawa, hinahanap niya yung humahanap sa kanya. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Madagdag na yung gusto niya, mag-multiply siya. Hindi nyo napapansin nung likhain si Eva at si Adan ang sabi ng Panginoon sa lalaki, you multiply, magpakarami kayo. Sa mga hayop, sinabi niya, you multiply. Yun ang kalooban ng Ama eh, mag-multiply siya. Kaya ang una niyang ipinanganak ang Panginoong Jesus eh. Kaya siya yung panganay ng mga panganay, tapos ipinanganak niya rin tayo. Kaya magkakapatid tayong lahat at ang ating pangalan ang Panginoong Jesus. So malapit na ma-realize to na dumami na yung Ama. Magsasama-sama na ang lahat ng anak niya sa langit. Kakaroon ng reunion, ng gathering doon sa langit at malapit na ito mga kapatid. Sapagkat pag naipaghanda na tayo ng titirhan natin doon sa langit, pabababain na ang Panginoong Jesus. Kaya tuloy lang tayo sa panalangin para sa buong mundo, para sa mga anak niya na ililigtas niya. Sa lahat ng mga opisyales ng bawat bansa, lalo na Pilipinas, hanggat hindi natatapos ng pakikipaglaban natin mga kapatid, hindi tayo titigil ng panalangin, pagsunod sa Diyos at pagpapakabala, at nakakatiyak tayo na ang masaganang pagpapala ay pagkakaloob ng Ama sa atin. Kaya pinagpapala ko kayo lahat mga kapatid, spiritually, physically, materially. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Patuloy tayong binubuhay ng Diyos. Patuloy tayong binibigyan ng mga provision, mga pagpapala. Sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. At ito na yung panahon na ihihiwalay ng Diyos ang mga anak niya sa hindi niya mga anak. Susubukan niya na ang buong sanlibutan upang matunayan na sino yung mga tunay na anak ng Diyos at sino yung mga anak ng Diyos na tatawagin pa niya para makumpleto na yung bilang ng hintil. At marami kong talatang babasahin sa inyo na magpapatunay na gagawin ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang mga plano niya sa atin, at pagpapalain niya tayo. Ibibigay niya sa kanyang mga anak ang tunay na protection at tunay na pagpapala. At ito ang mensahe ng Panginoon sa atin, there is blessings for the righteous. Maraming pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga matuwid. At salamat sa Diyos at ginawa tayo at ibinilang na matuwid. Tinawag niya tayo, pinanganak na dyan tayo muli sa pamamagitan ng Diyos. We are born from God. Ang pangalan natin nasusulat na sa aklat ng buhay at tayo mga tagalangit na hindi na tagalupa. Kaya nang sinusubukan niya lahat ng tao sa lupa, ihiwalay na yun sa kanya at hindi sa kanya. At isang katotohanan ng sinasabi ng Diyos sa atin na itong panahon ng kabagabagan o tinatawag na uncertainties, times of uncertainties na walang nakakasigurado dito sa panahong ito, na ang Diyos lang ang sigurado. Itong mga salita ng Diyos, subok na to. At ang sigurado dito, yung salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos ay Diyos.
Merong isang talata akong babasahin sa inyo na magpapatunay na itong panahon ng kabagabagan, ililigtas tayo ng Diyos. Ito ang sinasabi niyo sa Proverbs 11:8. Babasahin ko ha. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating na kahaliri niya. So ang gagawin ng Diyos, kung sino man sa atin halimbawa ang ma-infect ng virus para mamatay, hindi mamamatay yun, hindi ma-infect ng virus, papalitan niya yun ng mga masasama, mga anak ng Diablo, para makahalili natin. Kasi ang katumbas ng buhay ay buhay. Kapag umutang ng buhay, buhay din ang kabayaran. So, the wages of sin is death. So, nilinis na tayo ng Diyos dyan, niligtas tayo ng Panginoong Jesus dyan, sa wages of death na yan, siya ang lumutas, sumulob ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan na mananampalataya sa Kanya, iniligtas niya to sa kamatayan. Kaya we had passed death unto life. Nakalampas na tayo sa kamatayan at meron na tayong buhay na walang hanggan. Ipagpapatuloy lang natin ang pananampalataya. Kaya kinakailangan naman, subukan naman ng Diyos tayo. At meron ding nakasulat dyan sa Proverbs 21 ng ganito. Proverbs 21:18. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid. At ang taksil ay sa lugar ng matuwid. So ito mga anak ng Diablo, itong mga taksil na ito, ito yung ipapalit sa atin. Imbis na tayo yung mamamatay, tayo ma-infect, sila ang ipapalit. Katulad ng panahon ni Abraham, hindi nyo natatandaan nun, yung offering ni Abraham si Isaac, diba? Hindi pa pinalitan yun ng sacrifice. Pinalitan eh. So, pinapalitan. Imbis na mamamatay ang matuwid mga anak niya, hindi mamamatay. Papalitan niya doon ang masasamang mga anak ng Diablo. Kaya ito na yung kapanahonan na ihiwalay na ng Diyos ang kanyang iglesia. Ihiwalay na Diyos ang mga anak niya sa hindi mga anak niya. Ito yung nakasulat sa Isaiah 43:1-7. Babasahin ko. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot kapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo. At sa mga ilog, hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel. Ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ang mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. So, hindi lang tao, bayan talaga ang tubos sa buhay natin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisahan kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilan. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yung aking nilika ay sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyo o yung aking ginawa. Mula sa malayong silangan, from the far east. So kasama tayo dito sa pangako ng Diyos na to at ito na nga ang nagaganap sa atin. At ito yung sinasabi sa atin sa Matthew 3:12. Yung pagdaan natin sa bautismo sa apoy. Umpisahan natin sa 10 hanggang 12. Matthew 3:10-12. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Sa katotohanan ay binautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapat ang dumarating sa hulihan ko'y lalo makapangyarihan sa akin na hindi ako nakarapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadapat ang dayami susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So ito na yung huling araw eh. We are in the last of the last days. Kasi yung unang ulan, yun yung sa Israel eh. Tapos itong hulong ulan na, sa Hentil na, pupunuin na ng Diyos ang bilang ng Hentil. At ito yung ginaganap na nga ng Diyos ngayon na kukumpletuhin na niya ang bilang ng Hentil. Pero kailangan subukan. Kailangan subukan tayo. Sabi sa Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Upang kanyang pakumbabain ka at subukan ka at malaman kung ano
ang nasa iyong puso kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. Yung ban lahat ng dekreto ng apostol na ibinigay ng Panginoong Jesus kay Brother Manny, pinananatilian natin. Sa mga huling araw na to, sinusunod natin ang lahat ng kanyang mga kautosan. Susubukan niya tayo, gaganapin ba natin ang lahat ng kalooban ng Diyos? Magpapakabanal-banal ba tayo? Tutugunan ba natin ito? Kaya ito na yun eh. Judgment begins in the house of God. Hinatulan na ng Diyos ang kanyang bayan eh. Hinatulan niya na ang iglesia at ang susunod na hahatulan niya na ang sanlibutan. Pero bago niya hatulan na sanlibutan, kailangan tawagin niya muna mga anak niya. Isama sa bilang ng hentil sa kanyang iglesia. Para na sa ganun, mailigtas niya to. At sa ganun, makumpleto na ang bilang ng hentil at bababa na ang Panginoong Jesus. At maraming pangako sa mga matuwid. Isa dito yung nakasulat sa Job 36:7. Ito sabi niya, hindi niya ihiwalay ang kanyang mga mata sa matutuwid, kundi kasama ng mga hari sa luklukan. Kanyang itatataas sila magpakilala at sila'y natataas. So mga hari, we will reign as priest and king to Jesus Christ. Kaya pagdating ng rapture, maghahari tayong kasama ng Panginoon ng 1,000 taon. Maghahari tayo dun sa langit bilang mga hari. Upo din tayo sa trono katulad ng Panginoong Jesus at itataas niya tayo. Ira-rapture na tayo. Isa yung pangako sa atin sa mga tunay na matutuwid. Sa Psalm 34:15, meron din siyang pangako. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa matuwid. At ang kanyang mga pakinig ay nabubukas sa kanyang mga daing. So kapag dumadaing tayo sa panahong ito, didingin tayo ng Diyos. Sigurado at ililigtas tayo sa panahon ng kabagabagan. At sinasabi niya rin sa Psalm 37:25 na hindi tayo magugutom. Lagi may supply tayo mga kapatid, kahit lumala pa ng lumala, kahit ano pang virus na matitindi ang dumating, kahit maghirap ang buong sanlibutan, hindi tayo magugutom, hindi tayo pababayaan. Pangako niya yan si, sabi niya rito, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayun man hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. So ito ang sinabi ng Haring David na ating kapatid. Siya'y bata, ngayon matanda na, hindi niya nakita. So it's proven na ang matuwid ay hindi pababayaan ng Diyos. Katulad ni Elijah, karoon ng tagutom nun sa Israel, di ba? 3 taon, hindi umulan. Hindi siya nagutom, dinala siya sa iglesia. Dinala siya dun sa ano, sa balo. At ang sabi ng balo, alam niyo, istorya nito eh. Unahin niyo muna ako, sabi ni, ano, ni Elijah. Unahin niyo muna, so unahin. Seek you first the kingdom of God. Yun ang nakasulat sa 63. Sa Matthew 6:33. Ito ang tipa ng Panginoong Hesus sa ating apostol eh. At ito rin ang tipa natin. Kung ano ang tipa ng ating ama, yun din ang tipa natin. Katulad ng tipa ng Panginoon kay Abraham, yun ang tipa din kay Isaac, kay Jacob, sa lahat ng mga bayan ng Diyos. Ito sabi niya, dadapat hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. So lahat ng pagpapala na ibibigay na ng Diyos sa huling panahon, ibibigay na sa atin. Bago dumating ang araw ng kaligtasan natin, sabi ko nga, we will be happy in both worlds. Na makakapamuhay tayo ng payapa dito sa lupa, makakapamuhay tayo ng masagana sa lahat ng bagay, at pagkatapos dito, buhay na walang hanggan. Ito'y pangako sa atin ng Diyos, ito'y tinitiyak ng Diyos na ipinapangako niya sa atin, makakapamuhay tayo ng masagana. Sabi ng Psalm 92:12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya tutubo na parang cedro sa Libano. Sila'y natatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. So giginhawa tayo kahit na may panahon ng kabagabagan, panahon ng kahirapan, giginhawa tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos magpakailanman. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, yung patuloy tayo maging matuwid, patuloy na mabuhay sa kabanalan, patuloy na ang salita niya ang gagabay sa atin sa araw-araw, at magkaroon tayo ng isang mapagsisim puso at mababang puso para itaas niya tayo. Darating ang araw na kaya pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos,
upang sa kapanahon at itataas niya tayo mga kapatid at patuloy at patuloy tayong sasagana sa lahat ng bagay at ang buhay na walang hanggan ng wakas nito. Kaya lagi ko kayong pinagpapaala mga kapatid sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ng pagpapalang spiritual, physical at material, sumain yun lahat ang masaganang pagpapala in Jesus' name. Amen mga kapatid. Good morning mga kapatid. Maraming maraming salamat sa Panginoon na patuloy nga tayong binibiyayaan sa araw-araw at patuloy tayong binibigyan ng buhay, isang bagong buhay para harapin natin ang mga pagsubok sa huling araw. At ang mga pagsubok ng iyan na pinahintulutan ng Diyos na mangyari na sa buong mundo ngayon ay ang pagsubok nga sa pananampalataya natin lahat at pagsubok dun sa mga anak niya na ginigising niya para lumapit na sa kanya upang buuin na niya ang bilang ng hentil at bababa na rin ang Panginoong Jesus. Kaya naman tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng unshakable faith, yung pananampalatayang hindi kayang galawin ng kahit anumang bagay, yung matibay na pananampalataya at magpapakatatag lang tayo at magpapakatapang tayo sa huling panahon ito na mananatili tayo sa gawa ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Simula natin sa 57. Dadapuat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag at huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin, yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, pinaniniwalaan natin ang bawat salita niya na ito'y totoong magaganap sa atin, kaya ginaganap naman niya. At ito ang gawa ng Panginoon eh. Yung pananampalataya ang ibinigay sa atin at sinampalatayaan natin yung isinugo ng Ama, ang Panginoong Jesus, na ang bawat salita ng Diyos ay matatag at matibay at makapangyarihan. Dito tayo tumatayo. Ito yung pinangahawakan nating mabuti, kaya hindi tayo nagagalaw ng masama. Kaya kapag dumating man yung bagyo o anumang pagsubok na ibigay sa atin ng Diyos, matatag tayo lagi at matibay. Sapagkat yung espiritu ng pananampalatayang inyo na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ang genuine faith. Yun yung pananampalatayang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni Abraham na subukan siya ng Diyos na ipagkaloob niya. I-offering na si Isaac. Payag siyang mamatay si Isaac kasi alam niya, bubuhay naman eh. So nandun ang pananampalataya ni Abraham eh. Na kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung ipinanukala ng Diyos, kung ano yung sinabi niya, gagampanan niya. So matibay na nakatayo si Abraham sa ibabaw ng bato. At tayo ang mga anak ni Abraham at tayo matibay na tumatayo sa ibabaw ng bato. At isa yung faith na pinangahawakan natin na may salita sa gospel na meron dito na ilan na nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi mamamatay hanggang sa pagdating ng araw na bumaba ang Panginoong Jesus. At naway mapabilang tayo doon mga kapatid. Naway yung ating pananampalatayang ito, loobin ng Diyos. Loobin ng Diyos na mangyari nga na lahat tayo, hindi tayo magagalaw ng kahit anong virus, kahit anong pabang kasamaan sa mundo, at buhay tayong mananatiling bababa ang Panginoong Jesus, dadalang tayong buhay. Kaya magpakatatag lang tayo at ipipreserve tayo. Sabi sa Psalm 31:23-24. O ibigin nyo ang Panginoon nyo lahat ng mga banal. Pinapalagi ng Panginoon ang matapat. At pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So tayong lahat na umaasa sa Panginoon, magpapakatatag lang tayo at magpapakatibay sa pananampalataya. At kailanman hindi tayo magagalaw ng demonyo. At kailangan labanan natin ngayon yan kasi malakas ang kilos ngayon ng demonyo. Pinabayaan ng Diyos na magari ang kasamaan. Darkness is now on the rise. The spirit of darkness ngayon na pagkahari sa buong mundo. Pero we have to resist that, sabi sa 1 Peter 5:9. Nalabanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya
inyong nalalaman na ang mga ganung hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na sa sanlibutan, kayo maging mapagpigil, kayo maging mga magpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng layo ay gumagala sila, umahanap na masisila niya. So ang paraan ng Diablo para makasila siya, maglagay ng thoughts sa ating kaisipan na masama, na kontra sa pananampalataya. So labanan yung matibay. Bigkisan natin ang baywang ng ating pag-iisip na huwag tayong tatanggap ng ano bang mga masamang kaisipan o evil thoughts, na ito yung ano, eh, paraan ni Satanas to eh. Ito yung old self eh. Mahilig tayong ang lumang pagkatao, nag-iisip lagi yan ng masama eh. Tumatanggap ng masama, natatakot, nangangamba, nag-aalin lang. Yan ang old self eh. Eh ang ginawa ng Diyos, inalis na yung dating pagkatao natin na huwag na tayong maging alipin pa muli nito. Sabi sa Galatians 5:1. Labanan nating matibay ito. Huwag tayong papayag na maalipin pa. Na bumalik ka pa sa dating mong pagkatao. Go on to perfection tayo. Magpatuloy tayo sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Diyos sabi niya, sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Huwag na kayong pasakop na muli pa sa pamatok ng pagkaalipin. So dati, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng datihang pagkatao natin. Meron tayong ano eh, old self na nagahari sa atin. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, nung ibigay sa atin yung pananampalataya, nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus, ginawa tayong bago nila lang. Yung pagtutuloy at hindi pagtutuloy, wala nang ano may, kundi yung isang bagong pagkakalika, yung isang bago nila lang. The new creation. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Para na sa ganun, hindi tayo magalaw ng masama. Hindi nagagalaw ng masama ito. Sa ating pananampalataya, hindi tayo magagalaw ng masama. Sabi, he that is in us is greater than he that is in the world. Yung nag-ahari dito sa sanlibutang ito na demonyo, hindi tayo kayang talunin nun. Kasi yung ibinigay sa ating kapangyarihan, yung magiging pagkabago nila lang, matibay yun, matatag yun eh. Hindi nagagalaw ng masama yun. Basta mag-ingat lang tayo, manatili tayong matibay at matatag. Sabi sa 1 Peter. First John 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapat ang ipinanganak ng Diyos nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So kung mag-iingat lang tayo matbuti at panghawakan matibay yung pananampalataya, hindi tayo magagalaw ng masama. Kayang-kaya natin i-resist ang demonyo. Basta't naramdaman mo na tinatakot ka na, nilalagay ka na dun sa pag-aalinlangan, pagdududa, huwag mo nang tanggapin yun, tapon mo na. Change thoughts. Magbago tayo ng pag-iisip. Kaya sabi, magbago kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip. Isakbat nyo yung bagong pagkatao ninyo, hubarin ang datihang pagkatao. Kasi nandun eh. Effective yun eh. Kabisado ni Satan tayo dun. Alam ni Satan kapag sinundot niya yung dati nating pagkatao, pumayag tayo, huli ka na. Kasi sanay na sanay gumawa ng kasamaan yan eh. Sanay mag-isip ng masama yan. Sanay na magduda yan. Sanay na mag-alinlangan ng dating pagkatao. Eh yung bagong pagkatao, hindi nagagalaw ng masama yun eh. Matatag yun, matiba yun. So dun tayo magpa-practice sa isang bagong pagkatao na yun. Sabi sa 1 Timothy. Ito sabi niya. 1 Timothy 4:7 to 8. Dadapat itakmul mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan. So ganun ang ginagawa ni Satan sa atin. Kumakatha siya ng masama sa ating kaisipan. Naglalagay siya ng evil thoughts. At magsanay ka sa kabanalan. So huwag na doon sa dating pagkatao na madalas mag-isip ng masama, mag-isip ng problema. Magsanay ka sa kabanalan. Yung kabanalan, yun yung binanal sa atin, yung spirit natin. Renewed spirit. Binigyan tayo ng isang bagong pagkatao. So banal yun, anak ng Diyos yun, hindi nakakasala yun. Doon ka magsanay, sabi. Sanayin mo yung bagong pagkatao na siya lagi mag-ari. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So kung mananatili daw tayo mabubuhay sa bagong pagkatao sa present period na ito, magiging masagana buhay natin. Malaya tayo, hindi tayo alipin ng kasalanan.
So, malayang malaya tayo na umaasa lang tayo sa Panginoon na ang ginagawa lang natin, yung kalooban lang ng Diyos. Ang pag-iisip natin, lagi nasa langit lang. At sinasabi sa Philippians na dito tayo, itong mga bagay na ito lang ang ating iisipin. Tapos-tapusan mga kapatid, ano mang bagay na katotohanan, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matuwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin nyo ang mga bagay na ito. Eh, pag tinignan mo mabuti, ang definition lahat yan, word of God eh. Kaya doon sa Joshua may sinasabi. Meditate on the word day and night. Ito yung sinasabi niya. Kasi kapag mag-iisip tayo, ang gusto ng Diyos na isipin natin, ang lahat ng bagay na makalangit, ang lahat ng bagay na nandun sa luklukan ng Panginoong Jesus, eh, word of God yun eh. Kaya sabi dito sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod at gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkakagayon iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkakagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So meron pangako ng blessings ng pagpapala sa mga obedient child of God na magme-meditate on the word of God. Puro ang maging kaisipan natin, malinis na kaisipan, the word of God. So habang ito lagi nasa isip natin, nagiging katulad tayo ng Diyos na isasakbat natin ng isip ni Kristo. Kaya sabi, isakbat nyo ang kaisipan ni Kristo. Word of God. Laging word of God. Laging word of God lang ang nasa puso at kaisipan natin, mga kapatid. Meron sinasabi dito sa 2 Corinthians 4:16 to 18 ng ganito eh. Kaya nga hindi kami naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Yung ating pagkataong loob, yung inner man natin, yung ginawa ng Diyos sa atin na isang renewed spirit, yung bagong pagkatao, ay nababago sa araw-araw yung ating kaluluwa. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan, samantalang kami nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapat ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So ang buong pag-iisip natin, ipofocus natin lagi sa makalangit na bagay. Yun ang itinuturo sa atin sa Colossians 3. Kung kayo ay muling binuhay na kalikot ni Kristo, ay hanapin nyo ang bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas. Kasi pag nag-focus ka na ng mga bagay dito sa lupa, lalo yung mga evil reports na yan, katulad nung report nung ano, nung sa World Health Organization yata na sabi mukhang hindi naaalis nung COVID-19 virus na to. At meron naman nagsasabi na mga another, kung ano yung mga inaano nila. Hindi na importante yung mga sinasabi na ang importante, mabuhay tayo sa isang bagong pagkatao na ilagak lang natin ang puso at pag-iisip natin sa taas, sa langit, na hintayin natin yung pagbaba ng Panginoong Jesus, na wala tayong gagawin kundi magpakabanal at manalangin ng manalangin at idalangin na nga natin lahat ng namumuno sa bansa. Idalangin natin lagi ang ating mga asawa at mga anak, ang buong iglesia. Mauubos ang buong panahon natin sa ministeryo ng panalangin at ministeryo ng salita. So, i-meditate natin lagi ang word of God at lagi lang tayo susunod sa kalooban ng Diyos at bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kasi kung ano nasa isip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano nasa isip mo lagi, word of God, magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Sapagkat kayo inamatay na at ang inyong buhay ay natatago ng kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag na rin naman kayong kasama niya sa kaliwalhatian. So kung ang buhay na daw natin ay ang buhay ng Panginoong Jesus mahayag, makakasama tayo sa kaliwalhatian.
So kaya ginagawa ng Panginoon ito, itong mga huling araw na ito, na pagsubok na ito, hinahayaan niya mag-ari ang kasamaan. Kasi hindi naman makapag-ari sa atin ang kasamaan eh. Mag-ari lang ang kasamaan sa mga anak ng demonyo rin. Yung mga taga-sanlibutan din, eh hindi na nga tayo taga-sanlibutan eh. Taga-langit na nga tayo, makalangit na ang ating pag-iisip. Kaya lang, trying hard si Satan eh. Magpupumilit siya na maglagay ng mga sumasamang isip sa ating kaisip. Kasi sanay tayo doon. Eh ngayon, na-realize na natin, naintindihan na natin na i-re-reject pala natin yun, i-re-resist natin ng evil thoughts, change the topic. Sa tweet, minsan nararamdaman nyo yan kapag nagpe-pray kayo. Hindi nyo napapansin minsan, nagpe-pray na kayo, iba na iniisip nyo. So pag naramdaman mo, putulin mo na yun. Cut it off, balik ka uli sa prayer hanggang sa masanay na tayo na itakwil natin lagi ang kaisipan ng demonyo. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Na dahil sa bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa anak ng pagsuway. So kung pag-iiralin pa daw natin yung datihang pagkatao, babalik ka na naman sa pagiging anak ng pagsuway. Maaalipin ka na naman sa datihang pagkatao. Huwag na, pinalaya na tayo dun eh. Dadapwat ngayon, inyo namang layuan na ang lahat ng ito. Mga galit, kapuotan. So, ibig sabihin, layuan na natin ang gawa ng laman, lahat ng gawa ng lumang pagkatao. At kayo'y magbihis na ng isang bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan yung lumalang sa kanya. So, mababago na tayo sa araw-araw. Yung ating kaluluwa, mababago na yun unti-unti. Magkakaroon ng pagbabago ng Spirit. Renewing of the Holy Spirit. I-renewed yung ating ano, yung ating kaluluwa. Kasi masyado itong nasalanta eh. Ito yung naging kawawa eh. Yung kaluluwa natin. Nasalanta ito ng kasamaan ng demonyo eh. Na-influence tayo ng masama. Kaya lumaki tayo, naging makasanlibutan tayo, lahat ng gawa natin, puro kasamaan. Kaya ngayon naman, nung tawagin na natin ng Diyos at bigyan na tayo ng isang bagong pagkatao, dito naman tayo mag-focus. Ito naman ang buhay na ipamuhay na natin. Talikdan na natin yung dating buhay. Kaya nga, mararamdaman nyo yan. Na nakikita mo, isa-isa nawawala. Ang unang-unang madaling nawala, yung mga bisyo. Kasi madaling tanggalin yan. Sabihin mo lang sa sarili mo na bago ka ng nila lang. Hindi nakikilos ang bisyo. Yung iba, hindi nila kaya. Bakit? Wala pa silang espiritu ng pananampalataya. Dati pa sila. Yung pagkatao nila dati pa, hindi pa nare-renewed yung spirit nila. Wala pang kapangyarihan sa kanila. Hindi pa nila kaya makasunod sa kabanalan. Kaya sabi yung banal, magpapakabanal ba na? Yung marumi, magpapakarumi rin. Bakit? Hindi kaya ng maruming magpakalinis. Marumi nga eh. Pero yung banal, pwedeng magpakabanal ba lahat? Kahit binanal eh. Inalis na tayo dun sa komunoy eh. So nakakalakad na tayo ng malaya, hindi na tayo sakop ng komunoy. Hindi na tayo, bagamat na aalikabukan lang, hindi naman putik na eh. Alikabok na lang. Kasi wala na tayo dun sa putikan eh. Inalis na tayo dun sa komunoy na quicksand na puro putik yun. Lulubog ka dun. Inalis na tayo ng Panginoon dun. So nakakalakad na ngayon tayo sa mundo, sa lupa. So magkakaroon na alikabok. So lilinisin ngayon yan. Ngayon maglinisan naman tayo, sabi. At ang paglilinisan naman yan is prayers eh. Malaki na gagawa ng panalangin ng isang matuwid. Kaya sabi dun sa James, eh, ganito nakasulat. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng isang taong matuwid. So ganito gagawin natin mga kapatid eh. Imbis na sumpatan mo o sisihin mo at sino mang member ng pamilya mo na nakakagawa ng kasamaan, ipag-pray mo yung nakikita mong pagkukulang niya, mga kasamaan niya, ipag-pray niyo, maglilinisan tayo ng paa. Kasi nga yung sabi ng Panginoon, di ba? Maglinisan kayo ng paa. Sabi ni Pedro, Panginoon, wag po, ano sabi ng Panginoon sa kanya, pag hindi kita nilinisan ng paa, wala kang bahagi sa akin. Eh buong katawan ko, hindi sabi ng Panginoon, hindi, ang malinis na. Paa na lang nadudumihan eh. So maglinisan tayo, pray to one to another, para ma-maintain natin yung holiness, yung ma-maintain natin ng new life,
the new life in Christ. At malaki nagagawa ng panalangin ng matuwid. Pag nasasanay tayo sa prayers, masasanay tayo ng masasanay. Nagiging matuwid tayo, kaya nagiging effective ang panalangin natin. Pagkat hindi dinigin ng panalangin ng Diyos, ang panalangin ng masama, never niyang tanggapin yun. Ito sabi ng Panginoon sa John 9:31. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadapuat ko ang sino mang tao maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kaloob. Siya'y pinakikinggan niya. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, maging mananamba. Para maging mananamba sa Espiritu at katotohanan, nirenewed yung Spirit. Inalis yung suwail na Spirit o yung dating pagkatao, pinalitan ng isang bago. Banal na ngayon yun. So, naging mananamba na tayo, ibig sabihin, we can serve the Lord na in the Spirit and truth. Magiging mananamba. Kasi pag sumasamba ka, paglilingkuran mo, susundin mo yung Diyos mo. Katulad nung araw, ang demonyo ang tatay natin nung araw. Sunod-sunod rin tayo sa gusto ng tatay natin. Pero minagaling na ng Diyos na tayo'y tawagin na at hindi na tayo anak ng demonyo, anak na tayo ng Diyos. Ang ama na natin, ang ama ng mga espiritu, ang lagi sinusunod natin. Kaya sa pagsunod natin palagi, pinasasagana naman niya buhay natin, pinagpapala niya tayo mga kapatid. Kaya ganun din, lagi ko kayong pinagpapala sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Good morning mga kapatid. Maraming maraming salamat ulit sa Panginoon kapagkat patuloy tayong pinoproteksyonan ng Ama sa lahat ng mga nagaganap nga sa buong mundo ngayon na nai-infect ng COVID-19 virus at patuloy tayong protektado. Sapagkat concern siya sa atin. At ito ang mensahe na ipinadadala sa atin ng Panginoon nga, na concern kasi talaga sa atin ng Diyos. Kaya na ginagawa itong mga ganito sa huling araw upang makalapit tayo ng gusto sa Diyos, maging banal na banal tayo sa Kanya, na lagi tayong dumadalangin sa Kanya, laging humihingi ng tulong. Kasi siya nga, tayo nga ang priority ng Diyos. At yun nga ang katunayang babasahin ko sa inyo na tayo priority ng Diyos. Sa John 14. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maghanda ng kalalagyan, muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang sa, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. So ito yung plano ng Diyos sa atin. Tayo ang priority ng Diyos. Kaya kahit ano nagaganap sa atin, anumang kasamaan na nagaganap ngayon, sa ikabubuti natin yan. Kasi pinababanal tayo ng Diyos. At yung lahat ng mga anak niya dito sa buong mundo to, tinatawag naman niya para maging Kristiyano na naging mananampalataya. Para makompleto na yung bilang ng hintil. At bababa na ang Panginoong Jesus, parang kunin na tayong lahat. At tunod-tunod na magaganap na ang prophecy, sapagkat tayo nga ang priority of God. Sabi sa Proverbs 10:30. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masamay hindi tatahan sa lupain. So hindi tayo makikilos kailanman, hindi tayo magugulumihana ng ating puso, hindi matitigatig ang pananampalataya natin. We have that unshakable faith. Sapagkat concern ng Diyos sa atin, pinatitibay niya tayo, pinalalakas. Lalo niya tayong pinalalapit sa Kanya sa mga nagaganap ng mga pandemic na ito sa buong mundo. Upang sa ganon, lagi tayong maging mapanalangin. Lagi tayong lalapit sa Diyos na sa bawat sandali ng buhay natin wala tayong gagawin kundi ang manalangin. Mauubos ang buo nating panahon sa ministry ng salita at ministry ng panalangin. Kasi kung hindi niya gagawin to, hindi tayo magiging matibay at matatag. Pinatitibay tayo sa huling araw. Sabi ng Psalm 55:5,
55:22 pala. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. So hindi tayo kailan makikilos kasi nga lahat ng pasan natin ngayon lalagay natin sa Panginoon dahil siya bumubuhat ng pasan natin. Araw-araw siyang bumubuhat ng pasan natin. Kaya ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Kaya ginagawa ng Diyos tumang ganito para paglapit natin sa kanya, didinggin niya tayo kaagad. Kasi lubos yung ating pagtitiwala sa kanya, siya lang ang inaasahan natin dagan. Psalm 112:1-9. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na niligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan sa matuwid. Ang ikabubuti ng taong magpabiyaya at nagpapairam kanyang alalayan na kanyang usap sa katulan, sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay magpaalala walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso'y matatag na titiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso'y matatag, siya hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Kanyang pananabog, kanyang ibibigay sa magpakailaman, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailaman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangala at makikita ng masama at mamamanglaw. Sila'y mangangalit ang kanyang mga matutunan. So, hindi tayo, kahit may mga bad news, kahit napakasamang mga balita, hindi tayo matitigati dyan. Kasi ibinigay na Diyos sa atin yung espiritu ng pananampalataya na unshakable eh. Matatag yun. Kayang-kaya niya tayong panatiliing matatag at matatag hanggang sa kauli-uliang sandali. Romans 16:25. At ngayon sa kanya na makapangyarihan at sa iyong makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, siya ang magpapatibay at magpapatatag sa atin. At ang pagpapatatag na yan at pagpapatibay na ginagawa niya sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok. At ito na nga ang mga pagsubok na dinadaan natin sa huling panahon, na ang buong mundo ang natitigatig. Ang buong mundo ngayon ang talagang inuuga eh. Hindi lang tayo kasamang inuuga. Tayo, pinababanal. Ang mundo ngayon ang inuuga eh. Ginigising na yung mga anak niya para manampalataya. Ito ang sabi sa atin sa 1 Peter 1:6-7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon. Kung kailangan ay pinalumbay kayo ng mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhatid, ikararangal sa pagkakahayag ni Hesus Kristo. So itong pagsubok na ito ang ginagawa sa atin para paghahayag sa pagbaba ng Panginoong Hesus kasama tayo. Pinababanal tayong lubos, binibiyayaan tayong lubos ng Ama. Sabi niya sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa hindi karaniwang bagay. Kung di kayo'y magalak sapagkat kayo'y karamay sa hirap ni Kristo, upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, magalak kayo ng malapis na galak. Para nang sa ganun, sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus, magagalak naman tayo ng malapis na galak. Kasi itong galak na nararamdaman natin ngayon, kahit mayroon pang mga ganitong mga bagay na masama, hindi talaga malabis na galak. Eh. Hindi pa kasi tayo perfect. Kahit sa worship, nararanasan natin ang sikay na glory. Kung hindi tayo perfect, nahihirapan yung katawan pa natin, kinakapos tayo. Pero pag dumating na when the perfect is, magagalak tayo ng malabis na galak. Overjoyed. Harpaso, ibig sabihin, overjoyed. Walang kahulilip na kaligayahan the glory of God mararamdaman na natin kasi we have the body of God. Pwede na natin maramdaman yung glory of God. We have the body of God. Kakayanin na natin ang glory of God. Sabi ng
Isaiah 55:13 ang ganito. Ah, 2 Timothy 4:8 pa lang sasabihin ko. Buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ang naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, tayo ngayon, nasa panahon na ng pagtitiyaga, pagtitiis, pagpapakahirap sa pagsunod sa Panginoong Yesus para matanggap natin yung crown of righteousness o yung crown of life. Ngayon, sa lahat ng tunay ng mga nagtitiis, nagtitiyaga, naghihintay sa kanya, sigurado na makakasama tayo sa rapture. At ito nga lang ang ginagawa ng Panginoon sa atin sa huling araw. Sinusubukan na niya yung buong sanlibutan para lang sa ganon, dahil sa tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan naman tayo sa araw na yun na subukan. At ito na nga yung araw na sinusubukan tayo, at darating na rin yung araw na yun na lahat ng pagtitiis natin, lahat ng pagpapakahirap natin ginagawa, magkakaroon na ng bunga. Hindi mababaliwala yung mga pagsunod natin sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag at huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So ito yung concern ng Diyos sa atin eh. Concern siya sa atin eh, na hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng pagtitiis natin, lahat ng pagtitiyaga natin sa gawa ng Panginoon. Lahat ng plano ng Diyos sa atin, nagaganap ng lahat yun. Kasi meron siyang plano talaga sa atin na magkaroon ng magandang sabi sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So itong nagaganap sa atin na to, nare-realize lang natin, pinare-realize ng Diyos sa atin na kahit nagkakagulo na ang mundo, payapa pa rin tayo. Iniwan sa atin ng Panginoon yung kanyang kapayapaan. Pagkat ito ang kanyang plano, yung makapamuhay tayo ng may kapayapaan, at ang huling wakas natin ay masaganang pagpapala. Kaya itong mga huling araw na ito, mga kapatid, huwag kayong matitigating. Huwag kayong magugulo, matatakot na kahit anong balita ang mabasa nyo sa internet, mapanood nyo sa YouTube, mapanood nyo sa kahit anong pang marinig natin, hindi matitigati. Huwag magugulumihanan ng inyong puso. Pagkat may plano siya sa atin nga na dadalhin na tayo dun sa langit, patitirahin na tayo dun sa sangkalangitan para makatira na tayo sa kwarto. At pagkatapos na nga niya, sunod-sunod na magaganap ang lahat ng prophecy hanggang sa ibigay na ng Panginoong Jesus ang paghahari sa Ama, at maghahari na ang Ama sa lahat at suma sa lahat. Kaya muli, pinagpapala ko kayong lahat, mga kapatid, sa lahat ng bagay na spiritual, physical, at material. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Good morning po, mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman po sa atin lahat na protektado tayo laban sa COVID-19 virus, at patuloy tayong binubuhay ng Diyos, at patuloy tayong nakakasamba every Sunday, nakapagsasama-sama tayo every Thursday ng 7 p.m. Kaya salamat sa biyayang ito, pagpapala ng Diyos, hanggang sa i-preserve tayo ng Panginoon buhay. Hindi tayo magagalaw ng COVID-19 at tayo mananatiling buhay sa araw na yon, na buhay na kukunin ng Panginoon. Dadatan niya tayong banal
at tayo pananatiling malinis at matuwid sa araw na yun. Kaya salamat sa Diyos na tayo binayaan niya na maging Kristiyano. Tinawag niya tayo para maging mga anak niya. At tayo ngayon nananatili sa pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. At kapag tayo patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, kailanman hindi tayo mamamatay. Mamatay man ang katawang lupa, hindi mamamatay ang ating spirit at kaluluwa. Kapagkat ito eternal at magkakaroon tayo ng eternal na buhay, kaya kung luloobin man ang Diyos na mayroon sa ating makumbik, ma-infected ng virus ng COVID-19 at dalhin sa kamatayan, ito isa ay kaluluwa lahat din ng Diyos. Meron siyang plano. Kaya, ngunit ang ating pananampalataya nga, pananampalataya ko, at sinasabi ko sa inyo na nawa, ang pananampalataya natin, dinggin ng Diyos, na walang mamamatay sa atin. Buhay tayong kukunin ng Panginoon sa araw na yun, at patuloy tayong puproteksyonan ng Diyos hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus ay bababa. Dadatnan niya tayong buhay. Kaya salamat sa Panginoon at mayroong salita ng Diyos na sinasabi sa atin sa John 8:51 ng ganito. Basahin natin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ang sino man ay tutupad ang aking salita, ay hindi siya makakakita na magpakailanman ng kamatayan. So ang makakatupad lang sa salita ng Diyos, yung anak niya na binihayaan niya ng Espiritu Santo. At kung tayo nga ay tinawag at naging anak ng Diyos, binihayaan tayo ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, tiyak na makakasunod tayo sa kanyang salita at hindi tayo makakakita ng kamatayan magpakailanman. Ito'y isang pangako ng Diyos sapagkat sin depart us from God. Ang naglayo sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. So sinulob ng Ama ang problema ng kasalanan. At ito'y sinulob ng Panginoong Yesus na kusang loob na inalay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay upang malinis niya ang kasalanan. At nalinis lang ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan na handog na buhay, na isang banal na katawan na walang kasalanan. Sapagkat hindi kaya ng tao. Walang tao na makakapag-alay ng kanyang katawan na walang bahay dungis. So ang Diyos lang ay makakagawa nito at kailangan ang Diyos at salita ng Diyos maging katawan ng tao, maging laman para maialay at ito'y walang kasalanan, para matubos ang kasalanan. At natubos ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, hindi sa pamamagitan natin, hindi sa mga ginawa nating mabuti, kundi sa awa ng Diyos, niligtas tayo sa grasya, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo luminis sa atin. Meron din sinasabi siya sa John 14:23 ang ganito. Para makapanahan sa atin ng Diyos, ito ang sinasabi niya. John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ang aking Ama at kami pasasa kanya at gagawin namin siyang tahanan. So gagawin tayong tahanan ng Ama. At ang unang ginawa niya nga para maging tahanan tayo na bumaba ang Panginoong Jesus, tinapos ng Panginoon ang misyon niya, nag-alay siya ng katawang walang bahay dungis, namatay siya sa krus, nalinis ng dugo ang lahat ng kasalanan, so iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So iniligtas yung ating spirit, our spirit is justified, pinaupo na dun sa langit kasama na ng Panginoong Jesus, at ang nililinis ngayon at binabanal yung kaluluwa, para palitan naman itong katawang makasalanan na ito ng katawan ng Panginoong Yesus na walang bahay dungis. Katawan ng Diyos na nasa doon ng walang hanggang buhay. Nandun ang eternal life sa katawan ng Panginoong Yesus, yung glorified body. So ibibigay sa atin kung ano ang glorified body ng Panginoon. Yun din ang glorified body natin dahil tayo yung katawan niya. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Kaya nga mayroon siya sinasabi sa John 3:14-15 ang ganito. Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, effective lang ang kamatayan ng Panginoong Yesus at ang kanyang dugo sa mga sasampalataya. At ang mga sasampalataya, alam na ng Diyos yun kung sino. Yun na yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, yung hindi talaga sasampalataya, kahit napakabait pa niya, napakagalang niya, napakahusay niyang tao, napakamoralista niya, hindi naman siya sumasampalataya.
Hindi nasusulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Nasusulat yun sa aklat ng paggawa ng tama at mali. Naaayon lang sila sa kabutihang ginawa nila, ayon sa tingin nilang tama at mali. Kasi isa lang ang tama eh. Ang Diyos lang ang tama at ang Diyos lang ang mabuti. Walang tao, kaya nga walang nakuha ang Diyos na iaalay ang katawan para sa kasalanan sa tao eh. Kahit si Abraham di nakapasa, kahit sino walang nakapasa. Ang Diyos lang ang nag-solve ng problema. Dahil siya ang lumikha sa atin, kailangan solvein niya problema natin. Hindi naman natin ginusto to eh. Ginusto ng Diyos na likhain tayo. So kung ang unang kapanganakan natin ay laman, hindi naman pwedeng pumasok sa langit ng laman at dugo. So kailangan magkaroon ng pangalawang kapanganakan. You must be born again from above. Hindi na isinilang mula sa lupa. Kasi yung isinilang sa lupa, taga lupa, pupunta sa lupa. So dapat tayo isinilang pang above sa ama ng mga espiritu, born in the spirit. Kaya ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, binibilang na tayong anak niya at magiging tirahan tayo ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Kaya sa ganon, inuunti-unti niyang binibigay sa atin ang salita ng Diyos from faith to faith, from glory to glory, hanggang sa mabuo na si Kristo sa atin. Para pagbaba niya, perfect na tayo. Siya yung number 10, pang 9 lang tayo, pang number 9 tayo. So sa bawat salita ng Diyos na nagagawa natin, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, na isusulat to sa aklat ng buhay. At nabubuo si Kristo sa atin, kaya pagkatapos na yun, pagbaba ng Panginoon, perfect na tayo. Kompleto na tayo, so papalitan na yung katawan ng makasalanan, i-glorified na. So ito yung sistema, ang tawag dito, process of regeneration. Ito yung nakasulat sa Titus 3.5. Basahin natin. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran, na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa maling kapanganakan at sa pagbabago sa Espiritu Santo. So iniligtas tayo sa paghuhuga sa maling kapanganakan, pagiging born again, from above, at sa pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya isinugo yung Espiritu Santo, pinatira sa atin ng Espiritu Santo para unti-unti tayong banalin. At pagkatapos niyan, mananahan naman ang Ama sa atin. Pagpunta natin sa langit, kumpleto na, mananahan ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. So, ang nananahan lang sa atin ngayon ay ang Espiritu Santo at yung unti-unting pagbabago ng Espiritu sa atin sa pamamagitan ng paglalakip ng bawat salita ng Diyos na gaganapin natin hanggang sa mabuo na si Kristo sa atin. At kapag tayo ay kumpleto na ang bilang ng ngitil, bababa na yung mismong kabuuan, yung pang number 10. So we are perfect na. Aakyat na tayo sa langit, titira na tayo doon sa bahay natin doon, at dadaan na yung 7 years of tribulation, at kapag tapos na yung 7 years of tribulation, ililigtas naman niya ang Israel at anong lahat ng mananampalataya ng panahong yun. So bababa na tayo kasama na lahat ng mga banal. Bababa ang Panginoong Jesus kasama tayo para iligtas na ang Israel sa tribulation. Maraming mga tribulation saints na maliligtas ng panahon na yon. Pero ang talagang focus ng Diyos, yung bayang Israel, kasi may pangako siya sa amang Abraham. Mula sa binhi mo, pagpapalain ko ang iyong lahi. At ang binhi ng amang Abraham ay si Jesus Christ. Kaya tatanggapin din nila si ang Panginoong Jesus, kasi hindi nila tinanggap nung una yun. Itong darating na Antichrist, yung natatanggapin nila. E kaso i-announce nitong Antichrist na he is God. And that is blasphemy sa kanila. So marirealize nila, yung palang unang dumating na Panginoong Hesus, yung pala yung tunay na anak ng Diyos na dapat natin sampalataya, hindi pala ito. So tatakbo ngayon sila, tutugisin sila ng Antichrist, dadalhin sila sa Valley of Petra, sa may Jordan yan eh, para doon alagaan sila ng Diyos at ipipreserve sila para iligtas. So ililigtas din na hanggang sa dumating na yung tinatawag na millennium period. So mag-aari na ang Panginoong Hesus ang lahat ng tribulation saints, ang lahat ng gentil, ang lahat ng mga anak ng Diyos, mag-aari nung panahon yun as king and priest. Magiging saserdote tayo at hari na maglilingkod tayo sa Panginoong Jesus, isasaturate na yung buong kapaligiran ng mundo. Lahat ng mga savages na nasa lahat ng mga gubat, magpipreach na ang mga anak ng Diyos para marinig nila ang ebanghelyo ng Panginoon at mailigtas din sila. And then the end shall come. And when the gospel has preached to all the world, and then the end shall come. So doon na magkakaroon ng last judgment.
So tayo, hindi na tayo hahatulan kasi nasulat sa aklat ng buhay pangalan. Ang hahatulan ng Diyos, yung nabubuhay sa pagkaalam nilang tama at mali. Yung kabuti, yung unang kapanganakan lang nila. Kasi hindi sila naniwala, kailangan i-born again eh. Hindi sila naniniwala, kailangan mananampalataya. Ang paniniwala nila, kung mabait ka, mabuti ka, ililigtas ka ng Diyos. Yung masama ang dadalhin sa impyerno. Ang hindi nila nalaman, pag hindi ka sumampalataya, masama ka. Kasi yun ang utos ng Diyos na lumikha sa iyo, sumampalataya. Eh hindi, hindi masama ka, kahit mabuti pa yung ginagawa mo. Hindi ka sumunod eh. Disobedient child ka eh. Paano ka pupunta sa langit? Ang sabi ng Diyos, ang sino man sumasampalataya eh. Basahin natin yung favorite verse ng mundo. John 3:16. Ito yung favorite verse ng mundo. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang at pansinta ng Diyos sa sandibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Period. Ito'y tinapos na ng mananampalataya eh. Kasi nung umulan ng unang ulan sa mga Israel yun. Ang bayang Israel ang unang nagkaroon ng ulan eh. Pumunta sa nanirahan ng Espiritu Santo sa bayang Israel. Ngayon, pumunta na siya sa Gentil. Ito na yung last of the last days. Nauulan at sa pag-ulan yan, at umulan na nga. At yung mga Gentil na tinatawag ng Diyos, yun ang mapapabilang sa kaligtasan. So, akala nila, pag tinanggap nila ang Panginoong Jesus, ayos na, ligtas na hindi. May proseso nga eh. Mayroong paghuhugas sa muling kapag at pagbabago ng Espiritu Santo. Yun ang process of prayer. So, hindi ka, ang mananatiling tapat hanggang wakas na magtitiis sa pananampalata, ang siyang maliligtas. So, ang mga tao kasi, yung mga unang Kristiyano, wala na sila ngayon eh. Nawala na, parang bula. Eh, hindi nga nagkaroon ng tagapagturo eh. Ang tagapagturo, ang Espiritu Santo. Siya yung great teacher, the Holy Spirit eh. Siya, si Jesus Christ is the great teacher. At ang tagapagturo natin ngayon ay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo ng salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay hindi nabigyan ng espiritu ng kaunawaan, espiritu ng karunungan, espiritu ng kapahayagan, hindi makapag-ahayag ang Panginoong Isa. Wala ka Espiritu Santo eh. Ang makakaunawa lang sa Diyos ay ang Diyos eh. So ang Espiritu Santo lang ang nakakaunawa sa Diyos. Kaya sabi ng Espiritu Santo, yung hinapahayag ko, yung narinig ko, na sinabi ng Ama at ng Anak, yung pinag-usapan nila, yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nagsasalita ang Espiritu Santo ng diis kay Kristo. Ang lahat ng sinasabi ng Espiritu Santo, si Kristo. Kaya nananahan sa atin ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo at mananahan na sa atin ang Ama. Pag isinuko na ng Panginoon ang kaharian sa Ama. Tignan natin yan, nakasulat yan sa 1 Corinthians 15. Ito sabi, kasi ang unang kapanganakan natin, ang tatay natin, si Adan eh. Tao. Kailangan i-born ulit ka. Maging ama mo na, ang ama ng Espiritu, ang ama. Kaya ito sabi niya sa 1 Corinthians 15. Umpisa natin sa 21. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. So sa pamamagitan ni Adan nung una, siyang ama natin, nagkaroon ng kamatayan. Pero sa tao din na dumating na ngayon, ang Panginoong Yesus na naging tao, ay sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya binuhay na mag-uli ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus, binuhay ng Ama. So, natalo na kamatayan. Kasi ano eh, meron ng ano, life resurrection, may muling pagkabuhay. Mayroong buhay na walang hanggan eh. Kasi kung walang muling pagkabuhay, para saan pa faith? Bakit pa tayo hindi naman pala tayo bubuhayin muli? Eh di gawin na lang natin ang gusto natin gawin. Wala namang muling pagkabuhay, pero meron eh. There is life after death and there is life beyond the beyond. Kaya mayroong buhay na walang hanggan nga. Ang target natin, yung buhay ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na buhay. Itong buhay dito ng unang buhay natin, practice lang yun eh. Trials yun eh, kung sino yung tatanggap sa tunay na buhay. Ang tunay na buhay na gusto ng Ama, walang hanggang buhay. Yung buhay niya, ipapasan niya sa atin. Kaya ang ipinanganak niya ang Panginoong Jesus at ipinanganak niya rin tayo, gusto niyang dumami. Gusto ng Ama na magkaroon siya ng pamilya. At may panganay nga sa pamilya ang Panginoong Jesus. So, yun ang plano ng Ama eh. Magkaroon siya ng pamilya. Family kasi, lahi na tayo ng Diyos ngayon eh. Kung noong una, lahi nyo, halimbawa, lahi kayo ng Pikutin,
Lahi kayo ng mga matatapang. Ba ngayon, hindi na. Nung maborn again tayo, lahi na tayo ng Diyos. Tuloy natin itong binabasa ko. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay namatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So sa pamamagitan ni Adam na tao, namatay ang lahat eh. Kasi nga, ang ama si Adam, hindi pwedeng makapagligtas yung si Adam eh. Ang pwedeng makapagligtas at ama, at sa pamamagitan ng kanyang anak na isinilang niya, ang kaligtasan na binigay niya. Dadapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang kay Kristo ay sa kanyang pagparito. Kung magkagayon, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama, pagkalilipunin na niya ang lahat ng paghahari at kapamal at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga tadampakan ang lahat ng kaaway. Nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, talo na si Satanas at ang lahat ng demonyo. Ibinandera na nga niya. Ipinahiya na niya si Satanas at lahat ng mga demonyo, talo na. Ang kahuli-hulihang kaaway, nalilipuli na'y kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, dadapot kung sinasabi ang lahat ng bagay ay pinasuko, maliwanag na itinangi o nagpasuko sa lahat ng bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon ng anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa lahat ng bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat kalahat. So doon na ngayon mananahan ng Ama sa atin. Excuse me ha. Doon na mananahan ngayon ng Ama sa atin. Kaya ang unang nananahan sa atin ngayon ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So nananahan sa atin ang Espiritu Santo at salita ng Diyos. At kapag isusuko na ng Panginoong Hesus ang pag-aari, ayun, mananahan na Ama sa atin. Kasama na natin ang Ama forever and ever. Yun na yun, magiging Diyos na rin tayo kasama niya. Kaya tayo yung nasabi sa Awit 82 ang ganito eh. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. So ang Ama tatayo na sa kalagitnaan ng mga, ahahatol siya sa gitna ng mga Diyos. Akin sinasabi kayo yung mga anak ng Diyos, lahat ng mga anak ng kataas-taasan. So nang ibilang tayo ng Ama na anak niya, anak tayo ng kataas-taasan. So isinulat ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay. So yung Aklat ng Buhay na yan, wala nang hatol sa sino man nakasulat sa Aklat ng Buhay. So ang bubuksan na lang sa Last Judgment, yung hahatulan niya sa ano? Sa libro ng tama't mali. Kaya hindi tayo nabubuhay sa tama't maling tingin natin kung ano tama, kung ano mali. Hindi. Nabubuhay tayo sa siguradong tama, Word of God. Yun lang ang tama, yun lang ang mabuti. Walang mabuting tao. Ang Diyos lang ang mabuti. So malibang maging anak ka ng Diyos, tsaka ka lang magiging mabuti. At yun ang pasasalamat natin sa Diyos, mga kapatid. Tinawag tayo ng Ama, ipinanganak tayo muli sa Kanya, at ibinilang tayo mga anak niya, hindi na niya inintindi yung kasalanan. Nilinis tayo, nilimot ang kasalanan natin, kaya banal tayo at walang bahay doon. Iglesia, kaya hinihintay na lang natin ang pagbaba ng Panginoong Jesus, kaya lagi kayong pinagpapala, mga kapatid, sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ng spiritual, physical at material ng pagpapala, sumasa inyo lahat. I bless you all in Jesus' name. Amen. Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Ligtas na naman tayo sa COVID-19 virus. Buhay pa tayo. Alive and kicking. Kaya salamat sa Diyos na pinoproteksyonan tayo ng lindubos sa mga uling araw. Sapagkat meron naman siya talagang ipinangako sa atin na God will never, never forsake us. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan, He will never, never neglect us. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, gagawin niya tayong alagad. Ginawa niya tayong alagad kasi ang kondisyon niya kapag naging alagad ka, I will never, never leave you till the end of time. So kahit anong time, nasa time tayo ngayon ng uncertainties, time ng kabagabagan, pasimula ng mga kahirapan, pasimula ng mga kalungkutan. Pero tayo, hindi. Hindi tayo maaapektuhan ng kahit na anong bagay. Para katulad tayo ng Diyos. Chill, relax, and sit back. Nanonood lang tayo sa nagaganap sa mundo. At habang pinapanood natin na nagaganap sa mundo, hindi naman niya tayo pinababayaan.
yung supply ng pagkain nando sa atin. Katulad din ni Elijah, di ba? Yung panahon ng kabagabagan sa Israel. 3 taon yun eh. Na hindi umulan, nagkaroon ng famine eh, taggutom eh. Talagang nagkaroon ng ano, ng naganap sa Israel noon. Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Si Elijah, dinala siya doon sa widow. Ang widow doon, yung babae, yun ang iglesia. Kaya sinabi ng Diyos sa iglesia na kung hanapin mo muna ang aking kaharian at aking katwiran, idadagdag ko sa iyo lahat. Lahat ng supply. Yun din ang sinabi ni, ano, ni Elijah doon sa widow, di ba? Unahin mo muna ako. Hindi ka magkukulang ng anumang bagay. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka mauubusan ng oil. Hindi ka mauubusan ng sibada. Kasi yung oil at sibada, pag pinagsama mo yun, tinapay yun eh. Gagawin tinapay yun. Hindi ka mauubusan ng pagkain. Yun ang ipinangako ng Diyos sa buong iglesia. Kaya ngayon, nagaganap sa atin ngayon to. Kaya kita nyo, tsaga na tayo sa pagkain. Busog ka na nga eh. Dami-dami nyo pang pagkain, di ba? Hindi tayo naubusan ng supply. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinuruan tayo maging alagad ng Panginoong Jesus para pag ikaw ay talagang alagad na, nananatili ka na sa salita ng Diyos, ang kalooban mo, ang damdamin mo, ang kaisipan mo, nasa Diyos na lahat ng bagay. Walang laman ng puso at isip mo, kundi ang makasunod sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos magpakailanman. Basahin natin yung mga words na yun. Matthew 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Kaya dito mo malalaman kung alagad ka talaga eh. Nananatili tayo sa aral ng apostol. Yung lahat ng idinikreto ng Panginoong Jesus na ibinigay kay Brother Manny bilang sugo, pinananatilian natin yan lahat. Pati mga revelation na ibinigay kay Brother Manny. Kaya naman ito sabi niya, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun din ang sinabi ni, ano, eh, ni Moses eh. Kay Joshua sa Deuteronomy. Basahin ko sa inyo yung sinabi ni, ano, ni Moses kay Joshua. Deuteronomy 31:6-7. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moses si Joshua at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kaniyang mga magulang na ibinigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. So ang binigyan ng mandate para ipagpatuloy ang ministeryo ni Moses si Joshua. So ang isinugo ni Moses si Joshua. Kasi ang Ama nagsugo, isinugo niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ nagsugo ng apostol, si Brother Manny. Ngayon si Brother Manny nagsugo ng mga bishop, mga pastor. At naisugo nga ako. Kaya natatandaan ko nga ito eh. Kung paano kung isinugo ni Brother Manny sa hospital pa eh. Noon pala, malapit na siyang mamatay noon. Mga last words na pala niya yon, mga habilin ng isang mamamatay na. Eh ako, wala naman sa isip ko yung mga ganun. Kaya pala nung nagkukwentuhan kami niyan ni Brother Manny noon, sinabi niya sa akin, ako'y nagtataka sa Panginoon eh. Bakit ako'y pinagmamadali eh? Sabi ko, bakit ba? Sabi niya, pinagmamadali ako, hindi ko alam eh. Bishop ka? Sabi ko, ano? Ayoko nun, sabi ko, ayoko. Pastor nga eh, hindi ko pa magawa eh. Sabi ko, plus bishop pa. Ka Brother Manny, sarili ko nga, hindi ko maayos eh. Tapos bibigyan niyo pa ako ng malaking responsibilidad. Sabi niya, hindi naman ako nagbibigay sa iyo ng respect. Pinasasabi ko lang yung sinasabi niya. Bishop ka. Mula ngayon, sasabihan ko na sina Alex, sina June Olbiga, si Saldi, si Manuel, magta-attach na sa iyo yun. Nung pala, yun talagang plano na ng Diyos. Ihahanda na ang iglesia. Kasi may magaganap nga, mamamatay si Brother Ed. Sino ba nakakaalam nun? Eh wala namang premonition. Hindi nagbibigay ng Diyos ng premonition.
Kaya si Brother Manny na nga, apostol, kinakausap ng Diyos, hindi niya alam na mamamatay pala siya. Wala naman premonition eh. Nung pala, yun na, kaya siya nagtataka. Hanggang sa doon mating na nga yung proseso ng iglesia natin. Pero talagang hindi tayo pababayaan magpakailanman. Kasi yan din ang tinanggap kong mensahe sa Panginoon noon pa eh. Bago-bago na kong Kristiyano, talagang sinabi na rin ng Panginoon sa akin, I will never, never leave you till the end of time. Meron siya sinasabi sa Hebrews 13:5 ang ganito. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Kaya ito ngayon ang ipinuprove ng Diyos sa atin ngayon. Eh. Kasi ngayon, nakita nyo naman ang hirap ng buhay, di ba? Meron pa nga, nagbebenta ng dugo para kumain. Namamalimos yung iba, wala nang makain. Pero bakit tayo sagana-sagana sa lahat ng bagay? Hindi tayo pinababayaan. Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, nagaganap yon. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Hindi tayo mai-infect ng COVID-19 virus. Basta mag-iingat ka lang sa sarili. Sundin mo lang ang lahat ng kalooban ng Diyos. At yun ang ipinapangako niya sa atin dahil alagad tayo ng Panginoon. Kaya hindi niya, ang kailangan lang magpakatatag, magpakatibay, magpakatapang. Joshua 1:5. Walang makakatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, kung paano ako'y sumasa kay Moses at gayon ako sa iyo, at hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Ito yung sinabi ng Diyos kay Joshua. Kasi kung natatandaan nyo, ako, hindi nyo yan natatanda ako. Kasi nagsimula ang pagtawag ng Joshua sa akin, si Elmo tumawag sa akin ng Joshua. Joshua, natawag ko siya naman Caleb. Kasi si Joshua at si Caleb lang ang nagbigay ng good report kay Moses noon. Nung papuntahin sila doon, nag-espiya sila. Yung 10, 12 sila doon. Eh. Yung 10 na representative ng bawat lipi, aba, ang sinabi, hindi daw natin kaya yung lugar na yun, may mga higanting na doon. Bad report. Pero si Joshua at si Caleb lang ang nagbigay ng maganda report. Hindi. Tinapay lang sila sa atin, kahit malalaki yan, wala yan. Ang Diyos ang bahala sa atin. Kaya si Caleb at si Joshua ang kinalinga ng Diyos. Eh. Dahil sila lang ang may good report. Yung 10, wala eh. Hanggang sana, damay na nga lang ang buong Israel doon. Dahil sa walang pananampalataya, kaya sabi niya, yung pag-iispiyan nyo doon sa lugar na yon ng 40 araw, gagawin kong 40 taon kayong magwa-wander sa disyerto. Kaya nag-wander ang Israel eh, dahil sa walang pananampalataya. Ngayon, si Joshua ngayon, sa panahon na yan, ang ginawang tagapagligtas, Joshua din yun eh. Tagapagligtas din eh. Kaya ang ginawang ipinasa ni Moses kay Joshua, tagapagligtas sa buong Israel noon, papunta ng promised land, papunta na ng langit. Eh ganoon din ang nangyayari sa iglesia natin ngayon, nakikita ko. Na talagang unti-unting nare-realize ko yung mga pangyayari sa buhay ng iglesia noong araw, noong mga panahon bago namatay si Brother Manning. Na lahat ng binigay sa akin ni Brother Manny yung baston niya, pero bago pa yon ibinigay na yung salita na ikaw ang executive secretary. Lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa akin, ikaw ang mag-execute na. Yan ang gusto ni Toteng. Noon pa man, tinarget na ni Toteng yan eh, ni Brother Ross, na maging executive secretary, executioner. Kung anong gagawin ng Diyos kay Brother Manny utos, ang mag-execute si Brother Ross. Sabi sa akin ni Brother Manny, eh, ikaw ang hinirang eh. Kaya lang, hindi natin pwedeng sabihin to sa buong iglesia. Kasi pag nalaman to ni Pastor Phil, magagalit siya yun. So, kikilos lang tayo, silently. So, ang pagkilos natin, laging silent. Kasi may kalaban sa loob eh, hindi pwedeng makakilos ng lantaran. Noong pap, ganun na pala, kaya pala silent move. Ang ginagawa ng Diyos sa iglesia, mamamatay na si Brother Manny. Kasi bago namatay si Brother Manny, naihanda na ang iglesia. Nagpala, mangyayari din pala itong mga ito. Na meron talagang tatalikod din sa pananampalataya. Pero pinagpala ang iglesia ng palati. Kung sino yung ayaw ng responsibility, yun ang binibigyan talaga. Ayoko talaga yan eh.
Maliit pa lang akong bata, umaayaw na ako sa mga ganyan. Mga responsibilidad, ayoko niyan. Gusto ko solo flight lang ako lagi. Lalakad daw ako solo, ayoko nang may kasamang inaalagaan. Hanggang sa iyo na nga, lumaki ko ng solo flight. Talagang hanggang sa dumating ang panahon. Noon pala, kaya pala ako pinalaki ng Diyos sa solo flight na gano'n. Kinala, una kong maturuan ang sarili ko. Una kong mapasunod ang sarili ko. Kasi hindi ka pwedeng leader kung hindi mo mapapasunod una sarili mo. Kaya nung pala, maliit pa ako, training na yon. Kaya nung binibigyan naman ako ng authority, ayoko. Kasi yun ang karakter ko eh. Ayoko nang meron akong responsibility ng binibitbit. Eh yun pala ang gusto ng Diyos eh. Yung ayaw ng responsibility, yun ang binibigyan niya ng responsibility. Diba, sa lipi ni Benjamin, diba? Si Gideon, ayaw din ni Gideon. Sabi niya, ako yung pinakamahina, pinakamaliit, ayoko. Sabi ng Diyos, inihirang kita eh. Ikaw ang judge ng Israel. Sabi ni Gideon, eh, bago ako pumayag, sige, ano ba, gagawa muna tayo ng ano, ng confirmation. Sige, sabi niya sa Diyos, sige, maniniwala lang ako. Pag gumising ako bukas, maglalagay ako ng lana o yung leather sa ibabaw ng damuhan. Kapag nagkaroon ng hamog, yung leather at tuyo ang damuhan, ako nga hinirang mo. E di pagising nga, hinipo niya, ba't tuyo nga ang leather? Yung damuhan ang basa. Sabi niya, teka, sapa. Balita rin naman natin. Pagising ko naman bukas, ang tuyo naman yung damo, ang basa naman yung leather. E di pagising, oo nga, tinatawag nga ako. So yun din ang sinabi ko kay Brother Manny. Sabi ko, Brother Manny, maniniwala lang ako na tinatawag nga mo ako na pastor kung makakaroon ng propeta. Sabi ni Brother Manny, dahan-dahan yan eh. Relax ka lang. Bibigyan ka ng propeta. Kasi ako din, nung magsimula ako lang, wala eh. Wala, zero siya nagsimula din eh. Tinawag lang siya ng Panginoon, nagpakita Panginoon sa kanya, tapos binigyan siya ng kapangyarihan. Pero wala pa siyang iglesia, wala pa. Hanggang sa unti-unti nga, proseso. So ganun nga ang nangyari sa akin, tawagin akong pastor. Habi ko, eh, paano ko maniniwalang pastor ako, lalo mong propeta. Eh ang lahat ng pastor may propeta eh. O di ganun na nga, unti-unti, sigang nagkaroon ng propeta. Hanggang sa, yun na nga, hanggang sa nagkaroon ng iglesia, unti-unti, katulad nung kay Brother Manny. Si Brother Manny nga din, hindi pa siya nagtatangs eh. Nagtatangs lang sa kanila, mga anak niya eh. Bago pa siya nababtis sa spirit, matagal pa sabi niya. Nauna na nagsasalita sa iba't ibang wika, mga anak niya. Siya hindi pa rin eh. Eh nung ibabtis siya sa Holy Spirit, merong inchik pala na nakatabi siya. Nagsasalita siya, kasi hindi niya alam na babtis siya sa spirit, nagsasalita siya. Eh naririnig ng batang inchik, sinasabi niya, siya ay Diyos. Sabi ng batang inchik sa kanya, sinungaling kayo eh. Sabi niya, bakit? Sabi mo, Diyos ko, tao ko eh. Nung pala, nai-interpret ng bata na, di ba gano'n naman ang sinasabi na yun, I am the Lord thy God. I will help you. I will care for you. Di ba yun ang mga sinasabi ng Diyos? Eh yun ang naririnig ng batso. Pala, nagtatangs na pala siya nyo, no? Nababtay siya sa Holy Spirit. Hanggang sa unti-unting nabuo ang iglesia, ganun din. Hanggang sabi ko, Lord, bakit walang propeta? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Noong pala, unti-unting isinisilang yung iglesia sa palato. No? Wala naman ako mga member nun eh. Ang mga member ko, member nga ni Pastor Phil eh. Noong pala, yun din yung ano, yun ang paraan ng Diyos nang hinihirang akang pastor eh. Siya gagawa. O, lahat, ang Diyos ang gumawa. Hindi naman ako nag-ibanghelyo eh. Pero hanggang sa kahuli yan, last man standing ako. Persecuted ako sa iglesia. Lahat talaga, halos yung mga pinuno talaga naging kalaban ko hanggang sa kahuli-huli yan, puro pinuno. Wala naman akong gusto kung di sumunod lang sa Diyos. Kasi sabi ko, sa sarili ko, Lord, ba't ganyan? Wala naman akong gustong gawin kung di sumunod lang sa iyo. Ba't ako inaapi dito? Eh okay lang naman sa akin. Bali, wala sa akin eh. Api-apihan ako kahit noong pe. Pero okay lang sa akin, pero may isang pinangako sa, kaya pala yun ang timanong sinabi sa akin ng Diyos. Doon sa kwarto na, doon sa taas namin sa bahay. Yun na yung na-receive kong message, I will never leave you till the end of time. Pala, magiging alagad ako na, hindi ko naman alam eh. Ngayon ko na lang na-realize to, kaya yun din ang gagawin ng Diyos sa atin eh. As Joshua, as the leader of the church, ng bishopric ng Palatio, papasok tayo sa langit lahat, at ang dalangin ko nga lagi, ang faith ko na hindi tayo mamamatay. At ito na nga ang pagsubok na ginagawa ng Diyos sa atin na hindi tayo ma-infect ng mga COVID virus na yan. Kaya walang dapat ikatakot eh.
Walang dapat ano, ipipreserve tayo ng Diyos. Ang kailangan lang magpakatatag, magpakatibay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi yun ang ginawa ko eh. Sabi ko nga, hindi pwedeng mapasukan ng evil ang iglesia ng LCJ. Walang false teaching na papasok dito. Babantayan ko. Yun ang dumating sa puso't isip ko, babantayan ko iglesia. Pag may false teacher, ako kalaban. Kaya noon pa nga, nadalas i-quote ni Brother Manny, yan si Larry. Alam niyo ba, rebelde yan. Rebelde sa maling aral. Kaya huwag kayo magtuturo ng bulaan pagtuturo, kalaban nyo yan. Kasi ganun na nangyari noon pa sa akin nga. Kung ikukwento ko sa inyo, maraming instances yan, kaya nagalit si Pastor Phil sa akin. Magdalas ko siyang ituwid eh. Pag may, ang hindi ko lang naituwid, alam niyo mga kapatid, yung simpleng error ni Brother Rossi. Yung ano, yung tungkol sa volume, sa volume. Kasi ano, sabi ni Brother Ross noon, nagtuturo sa ano yun, School of Praise. Sabi ni Brother Ross, alam niyo ba na ang lakas ng volume 10? Pag ininom niyo daw yung volume 10, hindi niya alam, may addict ako sa volume noong araw. Puro volume 10 na iniinom ko noon. Hanggang sa nakamatayan ni Brother Ross, hindi ko na ituwid yun. Yung tungkol doon sa, mali siya, akala niya, yung volume 10, volume 10. Oh, volume 10 yung sa radyo. Radyo. Eh, talagang pinakamalakas sa volume 10. Hindi niya alam yung volume 10. Yun yung sagad ng ano, yung doses ng ano, volume 10. 10 milligrams yung volume. Yun nga, hanggang sa tumagal ng tumagal nga yun. Kada, ano, nagalit ng todo sa akin si Pastor Phil eh. Kasi lagi akong tumatayo para ituwid yung mga tinuturo. Hanggang sa yun nga, yung mga binigyan niya ng kalayaan niya na mga naging member ko pa niya, sina Delma, sina Pearl, sina Edith, sina Ningning. Eh wala naman ako member nun eh. Sabi ko kay Brother Manny, Pastor, walang member, walang propeta, maghintay ka. Kala ganun nga. In-announce ni Pastor Phil na binibigyan ko kayo ng kalayaan, lahat ng nandito, mamili kayo, si Larry o ako. Eh di nireport ko kay Brother Manny. Sabi ko, sabi ni Brother Manny, wala ng member mo. Lumumpunta sa akin yun, sina Edith, sina Delma, sina Ningning. Naging member ko yun. So, doon na nagsimula, hanggang sa hinirang na propeta si ano, si Delma, si Ningning, si Baby. Tatlo ka agad yung binigay ng prophet. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy na nga. Hanggang sa naging bishop na nga ako. Na, naikukwento ko lang to sa inyo na sinasabi ko yung history ni Joshua. History ng iglesia natin. Kung paano yung istorya din ni David. Tsaka ni Saul. Ganon din ang nangyari sa akin nung panahon na yun, na si Saul, si Pastor Phil, na ako si David. Talagang persecuted, sinisibat ako lagi. Lagi na lang akong, kasi ewan ko, naaano siya sa akin, bakit? Hindi niya alam na nasa puso ko na pag may maling aral, itutuwid ko. Yun lang ako, hindi naman ako kontra sa kanya. Lahat na nga ng ginawa niya sa akin, ginalang ko, wala akong inano sa... Pero pagdating sa maling aral, meron pa nga matinding ginawa pa yan, huling maling aral eh. Yung pinalayas ako dyan eh. Pinalayas ako, kinupkup ako ni Brother Manny, dinala kami kay Brother sa School of Christ. Tapos nung gabing nagsasama-sama dun sa taas, pinatawag ako ni Brother Manny, pinabababa ako. Nandun si Pastor Phil nga na, nagre-request na bumalik na daw ako. Sabi, bumalik ka na dun sa passage. Sabi ko, eh, hindi naman huwag ako umalis ah. Di ba't pinaalis niyo ako? Pero ngayon pinababalik na. Gusto mo, lumuhod pa kami sa yun. Sabi ko, Brother Phil, hindi niyo ba nababasa sa Bible nung luluhod yung mga anghel? Kay John, tsaka kay Pablo. Sabi niya, kay Pablo, yung mga tao, hindi naman ako Diyos eh, luluhuran niyo ako. Si John, yung anghel, hindi, kapwa mo ako alipin, kung lumuhod. Tapos sabi ko, hindi niyo ba nababasa yun? Hanggang sa kauli-ulihan nga nun, nung ano yun, ituwid ko pa rin yung error niya. So sa madaling salita nga, na kapag false teacher ka, hindi ka lulusot sa iglesia ng LCJ. Yun ang naging porti ko. Yun ang naging parang ano ko eh. Tawag dito. Cosa Nostra ko. Kumbaga sa sindikato, sa mafia. Yun ang aking Cosa Nostra eh. Yung motto ko. Na hindi lulusot ang maling aral dito sa iglesia. Hindi ako papayag na makapasok ang maling aral. So ganun pala pagkaka-grooming sa akin. Kaya ang nakakaaway ko, puro mga opisyal. Bishop, pastor, yun, ganun na nangyari. Nung pala, yun pala ako huling ko. Ngayon ko na lang nare-realize to, kaya nakikita ko nga na mapahalan tayo kasi hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit ano gawin nilang pagtumba, last man standing pa rin tayo. Kaya mga kapatid,
ang sinasabi ko nga lang sa inyo na kayong matatakot kahit sa anumang bagay habang nasa salita tayo ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Wala yan, mga virus-virus na yan. Kahit ano pang mga monster yung lumabas na yan. Hindi kayang igupo ang iglesia ng Diyos. Sabi ng Panginoon niya, I will build my church and gates of hell will not prevail. So yan ang ginaganap ng Diyos sa atin ngayon. Na makikita natin na kakala ko nga itong July, pwede na tayo mag-social gathering. Pero parang tingin, ewan natin, paglampas itong June 30, titignan ko pa eh. Kasi ang inaalala ko rin yung iglesia, baka kasi mahirapan sa transpo. Halimbawa, kagaya ni Namolet. Eh, ang tricycle, ano? Dapat bumili si Molet ng sasakyan. Para na sa ganun, dire-direcho na lang sila dito. Sina, ano, Luz, walang problema, may sasakyan. Sina RC, wala. Sina RC, yan, sina Roswell, paano? Yun ang inaalala ko pa eh. Pero nag-meditate pa ako sila kasi gusto ko na nananabik na rin ako mabuo na naman uli tayo, mag-yapusan uli ang iglesia. Sila meron distancing tayo, wala, close distance tayo, hindi apart. So ito pa pinag-aaralan ko nga kung kailan ako sesenyo sa ni Lord na sige mag-social gathering na kayo. I-announce ko sa inyo yan mga kapatid. So para sa ngayon, galit-galit muna eh. Puro online tayo. Online na... online lahat ng bagay, nasa online na yan. Ito na yung tinatakbuhan ng pangyayari sa huling araw. Online na, lahat ng bagay online na. Pagkain, online, delivery, mga lahat ng bagay, transfer of money, online. Kaya kung kayo ano marunong mag-business, mag-isip kayo ng business na online. Tapos, kailangan mag-open ka na ng account sa BPI o BDO. Kasi yan ang medyo talagang mahuhusay na bangko ngayon. Para meron kang ano, bank transfer, money transfer, matibay-tibay yung bangko mo. Kasi ganyan na yung mangyayari yan. Hindi na natin alam kung hanggang kailan puro ganyan. Puro online na lahat ng bagay. Cashless society na. Yan ang ngayon ang nangyayari sa mundo. Preparatory to the Antichrist na yan eh. Kasi tataniman na ng ano eh, ng RFID ang mga tao eh. Sa kanan at saka sa noo eh. Eh lahat yan, ano na yan eh. Puro computer na yan eh. Puro scanner yan. I-scan ka lang. I-scan lang yung kamay mo o noo mo. Nandun na lahat ng impormasyon mo. Kaya sa Pilipinas, kung mo third country ito, third world to, pati yung national ID natin, huling-huli na. Pero tiyak, magkakaroon ng national ID rin yan. Hindi pwedeng hindi. Preparatory lahat yan eh. Kailangan i-consolidate kasi ng mamumuno sa mundo. Consolidated na lahat. Meron ng database lahat ng tao. Kita na ng Eye of Horus. Ang buong mundo. Sakop na eh. Yan na yun eh. Mula nung masigimula yung computer na yan, nagkaroon ng Yahoo, nagkaroon ng Google, nagkaroon ng Friendster, nagkaroon ng Facebook, Instagram, lahat yan eh. Naka-database na lahat yan eh. Kaya madali na ma-access ng Antichrist lahat. Segregated na lahat. Lahat yan preparatory para pagsulpot ng Antikristo. Nakahanda ng lahat eh. Kaya ang nakikita ko na lang dito, habang tumatagal ng parindi ng parindi itong nagaganap na kalungkutan, kapigatian sa mundo, pag hindi na natin kaya, maapektuhan na tayo, kukunin na tayo. Yun na yun palatandaan eh. Kasi hindi tayo maghihirap eh. Hindi tayo makaka-experience ng tribulation dito sa lupa eh. Kaya ang kailangan gawin lang natin ngayon, ang salita ng pagtitiis para maingatan tayo sa araw na subukan ng Diyos ang buong sanlibutan. Para yung Philadelphia Church, yung fellowshipping church, kukunin na ng Panginoon. Nakasulat yan sa Revelation 3, 10, 11. Basahin natin. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa, ako'y dumarating na madalit pang hawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Kung panghawakan mong matibay, maging matatag tayo dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Eh. Basta magpakatapang at magpakatatag ka kung paano ang Diyos ay sumasa kay Moses, ganun din kay Joshua. Ito yung pinangahawakan kong istorya ng Bible, istorya ng LCJ Ministry, mga kapatid. Kaya pinagpapaala ko kayo lahat, binibiyaya akong lahat
ng pagpapaalang spiritual, physical, at material, I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.